Yes, hello, magandang tanghali mga lakay. So muli na naman po tayo nagbabalik dito pa rin sa Discarding Magbubukid Channel para ituloy natin yung ating part 2 sa basic tutorial, basic seminar. Ngayon naman po ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa best timing ng pag-i-spray ng ating halaman. So ano nga ba yung napakagandang timing o yung kailangan natin gawin pag mag-i-spray tayo ng ating mga gulayan? So tara na, pag-usapan na po natin. So para po sa mga baguhan, ang kailangan po natin gawin bago po tayo mag-spray ng ating mga gulayan or halamanan, kasi base din po sa mga nag-experience naming mga farmers, maraming mga farmers spray ng spray pero hindi nauubos o napupuksa yung target po nila. Unang-unang dahilan, ito po, step 1, dapat malinis ang taniman. So yan, nagiging unang dahilan po nila, marumi po yung kanilang taniman. Kaya kailangan mong gawin, dapat malinis muna yung taniman mo. Kasi pag malinis yan, aakyat yung uod sa taas. Tsaka ngayon mag-i-spray. Doon mo po lang sila mapupuksa. So kung maraming damo yung taniman mo, kahit spray ka ng spray, kung nasa ilalim ng damo, wala ka rin napapatay. Or else, parang sinabi mong nagtatapon ka lang ng pera mo, dahil wala ka namang napapatay ng mga insekto, wala ka napapatay ng mga uod, nagsasayang ka lang ng pera. So ang kailangan mong gawin ay linisin muna yung taniman mo. Kailangan make sure na malinis yung iyong taniman, walang damo. Yan. Okay, maintain mo kung may grass cutter ka, maintain mo yung damo sa iyong taniman. So kung malinis naman na yung iyong taniman or lagi naman talagang malinis yan dahil masipag kang maggamas o magdamo. So ano ba yung best timing? Yan. Ano ba yung best timing na pag-i-spray ng ating mga gulayan para mapuksa natin yung mga salot sa ating gulayan? Umaga ba? Tanghali ba? Hapon, gabi, o madaling araw? So ang sagot dyan, yan. Hapon. Bakit hapon? Yan, napakagandang katanungan. Lakay, di ba pwedeng umaga? Kasi pag hapon, pag gabi na, may multo. Yan. Bakit hapon? Unang-una, dahil po malamig ang panahon. So sa panahon ng bear months, September, October, November, December, up to January and February, napakalamig po ang panahon yan. So kung mag-i-spray ka ng umaga, maagang maaga, napakahirap po bumangon. Lalong-lalo na yung mga babagong kasal dyan o babagong mag-asawa dyan. Kung nadaganan ka pa ng hita, nakaw! Hindi ka na makabangon dyan. Tatanghalin ka ngayon. Pag tinanghali ka na, delikado na. Mainit na. So, mas maganda pa rin talaga hapon. So hapon pa rin ang magandang timing. So, pangalawang reason. Bukas ang stomata ng halaman mula 4 PM hanggang 9 AM. So ano ba yung stomata? Yan, napakagandang katanungan. Alam po ninyo yung braso natin, di ba may balbon yan? Yan. Yung mga tinutubuan ng balbon o yung nilalabasan ng pawis, ganyan-ganyan din po yung halaman natin. May mga balbon din yan, lalong-lalo na sa mga kamatis. Yan, upo, ganun. May mga balbon yan. So yung nilalabasan ng pawis natin, siya din yung parang nilalabasan ng pawis nila. O yung tinatawag na stomata ng mga halaman po natin. Nagbubukas yung stomata nila hanggang 4 PM.
pansinin po ninyo yung halaman, mula umaga hanggang hapon parang hindi lumalaki. Pero yung buong magdamag, ang laki ng pagkakaiba yung size nila, biglang laki pagdating ng gabi. Pero pag yung maghapon, hindi gaano. Kasi pag 4 PM, nagbubukas na po yung estomata ng halaman, mula dun sa hamog, kukuha siya ngayon ng pagkain. Yun yung nagpapatangkad sa kanila pag medyo madilim-dilim na. Kaya mabilis po yung pagtangkad po nila. So kailangan po nila yung hamog o yung labig ng panahon. At pagdating ng umaga naman, yung init naman ng araw, doon naman sila kumukuha ngayon ng isa pang source ng pagkain para tumibay naman yung resistensya po nila para hindi po sila malamya. Yan, para tumikas po sila. So hanggang 9 AM lang po yan. Pagkalagpas ng 9 AM, magsasarado na naman yan. So kung mag-spray po tayo ng foliar, diba, foliar fertilizer, yan. Kung mag-spray po tayo, yung mga baguhan na hindi po nakakalam kung ano yung foliar, ito po yung abono o liquid, pwede rin pong powder, fertilizer po siya. Abono din po, pero ini-spray. Maaring liquid yan, maaring powder po yan. Pero abono din po siya na ini-spray, direkta po sa mismong dahon o talbos ng ating mga halaman. Iba pa yung nilalagyan natin sa lupa na pagkain po ng halaman po natin. So yun po yung foliar kung tawagin. Tapos pagbukas yung estomata ng 4 PM, napakagandang mag-spray ng foliar o yung abono na ini-spray para direkta niya makakain ngayon kasi nakabukas nga po yung estomata niya. Papasok dun sa estomata, halimbawa yung sanga, may butas, may balbon yan, may butas-butas yan, nakangangayon ngayon. Tapos eksakto mag-spray kayo, papasok yan, mas mabilis po niyang ma-absorb yung foliar na in-spray po ninyo. Tapos makikita nyo, within 3 days, malaki na po yung pagkakaiba ng halaman. So, best timing is hapon talaga. Mas maganda pag hapon. Isa pang reason, based on my observation, hapon po sumasalakay ang uod para kumain. Kung alam po ninyo yung fall armyworm, kulay brown na may tuldok sa ulo na parang may balbas yata yon. May sapot yon. Kaya po sila tinawag na fall armyworm kasi para silang kakulay ng sundalo. O yung mga sundalong scout ranger kung tawagin, nagpapatihulog yan mula sa helicopter papunta doon sa mga target po nilang pupuntahan. Ganyan-ganyan din po yung fall armyworm po natin. Pag nag-spray ka ng umaga, pag nagalaw mo lang yung sapot nun, magpapatihulog na yan. Hindi mo siya natamaan. O kung humangin man lang yan, halimbawa naglalakad ka, naggalaw-galaw mo yung sanga ng talungan mo, halimbawa kung talong, papatihulog na yon. Kahit ispray mo sa taas, kung nasa baba na siya, hindi mo na siya tinamaan. Kasi nga po, nagpatihulog na. Kaya nga tinawag na fall eh, kasi nagpapatihulog. Tapos kaya sa tinawag na army worm kasi para siyang sundalo na nagpapatihulog, parang scout ranger at mukha rin siyang sundalo. Camouflage din po yung kanyang kulay. So kaya sa tinawag na fall army worm. Pero kung hapon ka mag-spray, paakyat pa lang yung mga yan. Kahit anong klaseng uod, paakyat pa lang sila kasi gutom sila. Natulog sila maghapon at pagdating ng hapon, tsaka ngayon sila sasalakay. Kasi alam nila na yung mga farmers, umuwi na sa kanilang bahay. At alam nila, bukas na naman ang balik ng farmers. Kaya hapon sila sumasalakay ngayon. Mag-obserba po kayo. Sa mga hindi po naniniwala sa akin, pwede po kayo mag-obserba. Umpisa nyo mula umaga hanggang hapon. Maglagay kayo ng uod doon na buhay. At kung anong oras yan aakyat. Exactly 4 PM. Gagapang na yan. 4:30, nandun na yun sa puno ng halaman. Sakto 5 PM. Siguro nakakit na ng ganyang kataas. Yung iba naka mas mataas na. Mga bandang magdidilim-dilim na, kumakain na yan. Yung iba marami nang nabutas yan. So ganun po katindi yung mga uod po natin na kalaban po ng mga magsasaka. So kaya mas mainam kung mag-spray talaga kayo is hapon. Para bago po sila kumain, or kung kasalukuyan silang kumakain, saktong mag-i-spray naman kayo
maiinom nila ngayon yung in-spray ninyo. O kahit tatama sa balat po nila, mamamatay po sila. Anong magandang pang-spray sa mga uod? Kahit anong uod yan, Prebaton ang maganda. Lahat ng klaseng uod pwede niyang patayin. Sa mga Stemborer, Gold. Kung gusto niyo, Exalt. Kasi napakamahal. Isa pang reason. Mula 7 a.m. up to 10 a.m. andyan yung mga pollinators o yung mga beneficiary insects o yung tinatawag natin mga bees o yung mga bubuyog na nagpo-pollinate po ng bulaklak. So kung mag-i-spray ka ng umaga, maraming uod, maraming lumilipad, nandyan yung mga kaibigan nating mga insekto, mga kaibigang bubuyog na tumutulong para ma-pollinate yung bulaklak para magkaigi at maging bunga para may harvestin yung farmers. Pero ikaw na tong farmers, nag-i-spray ka ngayon, pati bubuyog pinatay mo. Nabawasan na ngayon yung kikitain mo. Bakit? Kasi yung bubuyog na pinatay mo, imbis na makatulong yan para ma-pollinate yung bulaklak at maging bunga, hindi na mapopollinate yung bulaklak. Mabubulok na lang yan tapos malalaglag. So, mababawasan yung bunga ng halaman mo. Para hindi natin matamaan itong mga pollinators na ito, kasi nung nagpapatubig po ako sa aking taniman, inoobserbahan ko kung anong oras sila sumasalakay yung mga pollinators na yung mga bubuyog, yung mga dilaw, mga black. Inoobserbahan ko sila. Nung may nakita na akong paisa-isa na kulay black na bubuyog na dumadapo sa mga bulaklak ng aking talungan that time, tingnan ko yung oras, mga 7 pa lang. Nandyan na. Hanggang tanghali, tinitingnan ko. Nung huling kita ko sa mga bubuyog na yan, alas 10, mga bandang alas 11, meron pa naman pero madalang na. Karamihan hanggang alas 10 lang. Kasi po, sarado na yung estomata ng halaman. Sinisipsip po kasi nila yung katas ng bulaklak, tapos magpupollinate yan, magiging bunga na po yung mga bulaklak na yan. So kaya, iwasan po natin mag-spray ng umaga kasi maaari natin mapatay yung pollinators. Ang pollinators po ay beneficiary insects po yan. Kaibigan yan ng mga magsasaka. Hindi po yan kaaway. So mainam na dapat alam po ninyo ito. Isa pang reason bakit hapon ang best timing para maiwasan ang sobrang init ng insecticide sa init ng panahon. Halimbawa, nagmix kayo ng mga gamot. Tatlong uri ng gamot yan, apat na uri ng gamot. Pinagsama-sama-sama ninyo, tapos mga yellow label pa yan. Sobrang init po kasi ang insecticide po natin, sa mga hindi po nakakaalam, meron pong green label, blue label, at yellow label, at meron pang red label. So pag yellow label, tinatawag, warning na yan. Pag blue, caution. Pag green kasi malamig yan sa halaman. Kahit sa katawan natin, pag dumapo yan, hindi yan makati. Pag yellow kasi medyo, yung iba, medyo sensitive yung balat. Medyo makati sa kanila pag yellow. Lalo-lalo na yung red. Kaya nga pinagbabawal na yung red. So sa mga hindi po nakakalam, pag pinagsama-sama po ninyo yung iba't ibang uri ng insecticide, mga pesticide na yan, napakainit na po yan. Tapos mag-i-spray pa kayo ng umaga. Pagdating ng 11 hanggang sabi natin 3 p.m. 11 a.m. to 3 p.m. Napakainit niyan. Habang umiinit yung panahon, mas umiinit po yung bisa ng insecticide. Tapos kung maraming insecticide yung pinagsama-sama po natin, pinagmix po natin, hindi na po kinakaya ng halaman yung magkaminsan, kaya yung bulaklak po ninyo ay yan, nagkakaroon ng pagkalagas. Yun po yung isang nagiging sanhi ng bulaklak kung bakit siya nalalagas. Dahil sobrang dami na po ng insecticide na inapply po ninyo, tapos umaga pa kayo nag-spray. At unless kung hapon kayo nag-spray, pag hapon kasi pagpagabi na, maghahamog na yan, palamig na ang panahon, kinabukasan, at least hindi na siya sobrang init ng insecticide na inapply po ninyo. Kasi yung sabi nga nila sa Ilocano, yung nagbaw-bawon, sabi niya, sa Tagalog yung parang nakasingaw na. Hindi na siya, kumbaga hindi na siya puro. Kasi yung sa magdamag, nakasingaw na. Parang ganun. O kaya tumining na. Yan. Kaya mas mainam pa rin kung mag-spray kayo is hapon.
So yan po yung iba't ibang reason kung bakit hapon ang best timing na sinasabi ko sa inyo. Step 3. Pagbasa ang lupa, nasa taas ang uod. Halimbawa, nagpatubig kayo ngayon, maghapon. Matikyan yung lupa ninyo, puro putik yan. Ang uod po kasi ayaw po nila ng basang lupa, ayaw nila ng maputik. Kung may damo, akit sila sa may damo. Pero kung walang damo, akit ngayon sila sa halaman. So pag nag-spray kayo ngayon ng hapon, hindi yan bababa. Kahit umaga, nandun pa rin yan. Hindi pa rin yan bababa kasi pag basa pa rin yung lupa, kahit umaga yan, aakit pa rin sila kasi ayaw po nila ng basa. Kaya nga karamihan na insekto, pag nagtatago yan, halimbawa itong dahon, yan, itong dahon ng ito, kawayan. Di ba yung dahon nakaganyan? Kaya nga karamihan ng insekto, pag nagtatago yan sa ilalim, para kahit umulan, hindi sila nababasa kasi nasa ilalim po sila. Ganyan-ganyan din po yung mga uod na gumagapang. Pagbasa yung lupa, aakyat ngayon sila. Umaga man yan, tanghali man yan, hapon man yan. Wala silang pinipiling oras. Basta pagbasa yung lupa, aakyat na yan. Kahit hindi pa panahong kahit hindi pa po nila oras para umakyat. Sa halip na alas 4 pa sila aakyat, kung nabasa sila ng alas 8, badang alas 10 aakyat na yan kasi basa na eh. Lilipat na yan ang pwesto. Maghanap na yan ng mas mataas na lugar para lumikas. So, kung nagpatubig kayo maghapon, bandang hapon, mag-spray naman kayo ngayon kasi nasa taas na sila. Sakto po yung timing ng pag-spray po ninyo. Hapon pa rin talaga ang best timing. Step 4. Lakay, paano kung maulan ng hapon? Yun ang magandang katanungan. Lakay, may bagyo sa aming lugar ngayon. Araw-araw umuulan at pag umuulan ay tuwing hapon. Di hindi na ako mag-i-spray ng hapon. Umaga ako mag-i-spray. Paano yung sinasabi yung beneficiary insects? Paano yung mga pollinators? Paano yung sinasabi yung stomata? Ano ang mas magandang gagawin ko? Kahit sabi mong hapon, eh ulan ng hapon. Pag maulan po ng hapon, pag may bagyo po ng hapon, o pag araw-araw umuulan at tuwing hapon, common sense naman po. Matik yan, pag hapon ang ulan, umaga po kayo mag-i-spray. Or, madaling araw. Yan. Iwasan po ninyo mag-i-spray ng tanghali. Iwasan nyo yan. Kasi, ito pong iniwasan natin dyan. Init ng insecticide at init ng panahon. Kung sinisipag kayo ng gabi, eh kung umulan ng hapon, ulan din yan ng gabi. Kaya best timing, madaling araw. Madalang po ang ulan ng madaling araw. Pag may bagyo, yan, meron yan. Pag umaga, meron din to. Pag may bagyo. So madaling araw o kaya umaga kayo mag-spray. Lakay, paano yung beneficiary insect? 7 a.m. at 10 a.m. po sila. Kadalasang nandyan. So pag medyo madilim-dilim pa, wala pa sila. Kaya mas mainam, punta ka ng madaling araw. Kailangan bago mag 7 a.m, tapos ka na mag-spray. Pero, tsaka lang po natin gagawin yung madaling araw o umaga na yan kung merong ulan ng hapon. Pero kung wala namang ulan at kaya nyo namang spray ng hapon, best timing hapon. Pero since Pilipino tayo, dahil kahit anong gawin kong turo dito, alam kong kung nakasanay nyo na umaga, umaga pa rin. Pero kung gusto nyo talagang mas mapa-improve po yung pagpaparming po natin, dahil kailangan po natin i-improve yung pagpaparming po natin, timingan po ninyo yung pagsalakay ng insekto para kumain. Yan. So hapon sila sumasalakay para kumain. Para hindi po mas masayang yung pera ninyong spray ka ng spray, hindi man tumatalab. Subukan nyo mag-spray ng hapon. Sa mga hindi pa po nakakasubok mag-spray ng hapon, subukan nyo. Mas effective po ang pag-spray ng hapon. Pero kung kagaya na sinasabi nyo, paano pag maulan? O di madaling araw kung kaya. Pag hindi nyo kaya na madaling araw, nadaga na kayo ng hita ni Mrs., di umaga. Yan. Pero ito, umaga na to, huwag kayo magpapaabot ng alas 9 kasi po masama na sa katawan. Delikado po kasi yung insecticide pag, halimbawa, basa yung, nabasa yung sweater nyo, naka-sweater kayo, tapos nabasa,
ng hamog, tapos yung ni-spray ninyo, kumapit dyan. Tapos pag tinanghali pa kayo, matutuyo sa katawan, makakuha kayo ng sakit dyan, kaya mas mainam hapon. So, ganun po yung tamang pag-alternate po natin sa timing kung sakali po maulan po ng hapon. Gagawin lang po natin yung umaga na yan kung hindi po natin kaya ng hapon. Pero pag wala namang ulan at kaya natin mag-spray ng hapon, samantalahin po natin yung pagkakataon pag wala pong ulan ng hapon. Pero pag alam yung parating yung ulan, hanggat maaari po kayo mag-spray kasi mahugasan yung in-spray po ninyo. Fungicide pwede. Kasi pag kumapit naman na yung fungicide at within 1 hour, kahit mahugasan man yan, at least meron siyang protection para sa fungus na magagaling sa ulan. Kasi minsan yung ulan, sobrang ulan, nagkakaroon ng fungus o basta dumadami yung sakit ng halaman natin eh, pag sobrang ulan. So ito po yung iba't ibang dahilan para po sa ating best timing. So dito naman tayo ngayon sa mixture. Yan. So sa pagmimix po ng ating pesticide, meron tayong foliar, insecticide, at fungicide. So foliar A, foliar B, foliar C. Bakit tatlo? Kasi pag isa-isa lang ang ginagamit po natin, nakakaroon yan ng immunity o na-immune yung ating halaman o yung mga salot sa ating halaman, hindi na po yan tumatalab pag yun at yun at yun at yun ang ginagamit po ninyo. So pag mag-spray po kayo, isang foliar, isang insecticide, isang fungicide. Yan. Pwede nyo paghaluin yan pa isa-isa lang. Tapos pag sa next spray nyo naman, ibang foliar naman ang gagamitin nyo, ibang brand naman yan. Ibang insecticide din ang gagamitin ninyo, ibang fungicide din pong gagamitin po ninyo. Para maiwasan yung immunity sa halaman, immunity sa insekto, at immunity sa fungus. Pwedeng ito ang pagparisin ninyo, pwedeng foliar A, pwedeng ito si insecticide B, pwedeng si fungicide C. Pag ganon. Yan. Pwede rin pag ganyan. Kahit alin dyan, basta wag nyo lang po ulit-ulitin itong, halimbawa, ang ginamit nyo is foliar C. Yan. Tapos itong insecticide C. Tapos itong fungicide C. Ito lang ang ginagamit mo sa loob ng 3 months. Every week ka nag-i-spray, ayun at yun at yun at yun. May immune po sila. Pagkakaroon yan ng immunity, mawawalan po ng bisa yan. Sabihin nyo, lakay, yung insecticide na tinuro mo, hindi na bumibisa. Paano? Na-immune na. Kasi paulit-ulit na. Kumbaga yung tao na nakainom ng tubay to, pag araw-araw na umiinom ng tubay to yan, dati yung isang tubay to, 3 days niya bago maubos, yung isang tubay to, kulang na sa kanya. Bali, wala na. Tapos nakadalawang tubay to na hindi pa siya lasing. Kasi nga, na-immune na. Ganyan po yung ibig kong sabihin. Sa mga di po nakakalam ng color code, green level, malamig, blue, caution, yellow, warning, red, danger. So pag puro yellow yung pinag-mix po ninyo, tapos kagaya yung sinasabi ko, sobrang init ng insecticide at init ng panahon, huwag na huwag niyong paghalo-haloin yan. Kaya mas mainam, isang insecticide lang, isang foliar, isang fungicide lang. Kasi yung iba ginagamit po nila, tatlong insecticide, isang foliar, isang fungicide. Okay, dalawang fungicide, tatlong insecticide, minsan apat pa. Insecticide D. Yan. Apat na insecticide, isang foliar, isang fungicide. Sa sobrang dami ng insecticide na pinaghalo-halo po ninyo, yung foliar nawawalan ng bisa, nasusunog yan. Kaya nga po pag organic foliar ang ginagamit po ninyo, ang sabi nga po ng nakalagay dun sa label ng organic foliar, gamitin mo siya solo, walang halong fungicide, walang halong insecticide. Kasi nasusunog. Ganyan-ganyan din po pag pinagsama-sama nyo yung apat na yun, tapos yellow label pa, o kaya may red label pa kayo, kahit blue, medyo manit na rin yan eh. Mawawalan na po ng bisa yung foliar nyo. Yun po yung aking observation sa aking pagpa-farming. Maswerte po kayo kung nalaman nyo ito kaagad, lalong-lalong sa mga baguhan, iwasan nyo yung paghalo-halo yung napakarami na yan. Mas mainam alternate. Maiwasan yung immunity, maiwasan yung pagkasunog ng bulaklak, pagka-stress ng halaman, best result, nakatipid pa kayo sa gastos. So,
Sana may natutunan kayo sa munting basic tutorial na natin na to. Part 2, best timing. So hanggang sa muli. Ang isusunod natin ngayong pag-aaralan. Yan. Pagkalagas. Pagkalagas. Bakit nalalagas yung bulaklak? So hanggang sa muli, ako na naman, sila kayo na magugulay. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye!